Alright. Ginawang malaki issue ng mainstream media. I'm talking about hindi naman lahat kundi yung mga malalaki, no? Mga TV5, yung GMA7, yung mga Inquirer, PhilStar, at kung sino-sino pang mga basta lang makapuna, no? Pati yung Rappler na nakikimedia kahit ayaw nilang matawag na media dahil sa gusto nilang lusutan yung kaso nila sa SEC. Pati yung Vera Files, kung sino-sino pa. Kasi ang sabi ni Press Secretary Designate, sapagkat nag-evolve na nga ang mundo, matagal na ho ang panahon ng new media, kung tawagin. Yung traditional media, yan po yung radio, television na may frequency. Halimbawa, DCBB, no? Anong frequency siya? DCRH, 666, ganyan, no? Tapos pagka television naman, Channel 5. Channel 7, Channel 13, Channel 9. Channel 2, awa ng Diyos, wala na sa ABS-CBN yan. Nakikisakay sila sa A2Z, namimili sila ng oras sa mga cable, namimili sila ng oras sa TV5. No? Pero sila yung maingay na nagre-reklamo, bakit daw kinakailangan na i-accredit yung mga vloggers? Kaya natatawa tayo sapagkat pati si Teddy Boy Lux, kaya napuna ko na rin si Teddy Boy, kaibigan ko ito. Sabi niya, hindi ano yan, kasi pang ano lang, exclusive sa journalist. Yung mga journalist nga nasa social media na rin eh. Di ba, hindi mo ba napapansin yan? Nakiki-social media. And besides, pag pinanood mo yung mga news nila, Channel 7, yung mga ganon, saan ba sila kumukuha ng istorya? Kalahati ng istorya nila galing din sa social media. Oo, mas nauna pa kami. Misa nga, dalawang araw na namin na ibalita. Saka lang nila binabalita. No? Napipilitan sila eh. Kasi lalo na ng panahon na eleksyon. Oo, pagka tungkol kay Marcos, tungkol kay Inday, tungkol sa Unity, ayaw nila balita. Pero pagka malaki na, hindi na nila mapigilan. Ayun. Ngayon, kinu-question nila. Oo, kasi sino ba daw yung mga kwa na yan, mga vlogger lang yan, na mga vloggers, ha? Teka muna, silipin natin, sino ba yung mga vloggers na sinasabi lang? Compare natin, ha? Ayoko man sana i-compare. Pero tingnan nyo, sino ba mga vloggers na sinusubaybayan ng milyon-milyon? Kasi ito, tandaan nyo, mas maraming sumusubaybay sa vloggers kaysa mga nasa mainstream media. Yung GMA, halimbawa, GMA, sample lang, or TV5, maraming subscribers. Pero ilan ang nanonood ng news? Karaming subscribers dyan, pinanonood. Teleserye, mga ganun. Pero yung mga news, isipin mo ha, ang kino-question nila, yan, tingnan mo, Bobby Tiglaw, ha? Former ambassador, former press secretary, professor sa Kyoto University, dating isa sa mga pamosong economic and business correspondent nung araw, ha? Nung siya'y aktibo pang mamamayag. Ha? Yesu Ben, ha? Sila Mike Lopez, sila Rene Astudillo, sila MJ Kiambao Reyes, Chrisette Olareta Chu. Pag pinag-combine mo lahat yan, Thinking Pinoy, ang dami niyan, Sas Rugando, Sasot. Alam mo, kinuwenta ko nga eh. Pag sinasama-sama mo, Luminous, sila, kahit nawala na si Attorney Trixie, nandiyan pa rin si Attorney Ahmed, sila Attorney Nick Nangit. These are no ordinary people. Ermin Garcia Jr., dating publisher-editor ng Manila Times. Huwag niyo na ako isali. Yan na lang mga ibang yan. Sa qualification at qualifications lang, abogado, professor, dala-dalawang kurso, tatlo ang kurso, may masteral degree, may sino ba? Tapos tatapat mo sa amin si SPO10 Raniada o si Raisa Robles. Diyos ko, mahawag, mabagin. Ang lalayo naman yan, no? Di ba? Tapos, nai-insecure kayo? Ako, ini-imagine ko nga eh. Limbawa, magpapatawag ng press briefing. O tapos na-invite. Siyempre kung
kung accredited ka na, nandun kay lahat. Sa inaugural, siyempre pupunta lahat yan. Can you imagine? Tapos tatabi mo sa akin si Joseph Morong. Ha? Baka mamaya sabihin ko siya, magtanong ng irrelevant, sabihin, uy, manood ka na lang ng porn. Ha? Di ba? Oh. Doon ka na lang sa Pornhub. Oh. Lintik kayo. Kasi noon, itong kwento, ha? Bago ka madistino sa Malacanang, before you become a correspondent, kasi yan ang sukdulan eh. There are three major assignments pag ikaw reporter. Defense, Foreign Affairs, Malacanang, and of course, Congress. Tingnan mo. Blogger, Mike Abe, veteranong legislative correspondent, presidente ng Metro Manila Broadcasters Union. Malilita ka niya, si Katunying, blogger, naging anchor ng ABS, anchor ngayon ng Manila Broadcasting. Yung mga sample na lang, ha? Kasi sabi ko nga, pag inada-up mo lahat yung followers niyan, you're talking of practically 60 million followers combined, ha? Yung mga bloggers. Tingin mo, mas maraming sumusubaybay dyan. Jesus Maria Joseph, parang inutusan lang ng suka na, nanonood ba kayo mga briefing noon, panahon nila Secretary Abella at saka ni Secretary Roque, pati nila Secretary Panelo. Jesus Maria Joseph, ako nahihiya eh. Kung magtanong, sipin mo magtanong yung mga reporter, kahit mga anchors, ha? Sir, ano ang masasabi nyo? Ay, lintik. Kung panahon, nung kapanahon na namin yung pag ganyan ng reporter, you're suspended. Suspendido ka, wala kang sweldo isang linggo, 15 days. You have to be ready. Madalas narinig ko eh, kahit na ngayon, pag nag-aambo sila, sir, ganito yun. Ano masasabi nyo sa ano? Lintik ka. Pag ganyan reporter ko, you're fired. Ibig sabihin, hindi ka nag-aaral. Boba ka. Pagka ano, halimbawa, ang press briefing about agriculture. The president, kunyari, dahil hindi makakuha pa si Presidente Marcos ng secretary, siya muna ang tatangan. Sabihin niya, ganito ang plano ko. Hindi pwede yung mga tanong, sir, anong masasabi niyo dun sa mga nagbabayad pa rin ng irrigation? Tanga, matagal ang tinanggal ni Duterte yun. Wala nang bayad ang irrigation. Dapat mga tanong dyan, sir. You said we should be self-sufficient. What are your plans in extending the length and breadth of your communal irrigation? Dapat ganun ang mga tanong. Or do you intend to distribute ilang bang mechanical dryer ang ilalatag niyo sa bawat probinsya ng bansa? Ganun dapat ang mga tanong. Paano makakapagbenta ang magsasaka ng bagong giit na palay o wet palay? Wala hong ang gobyerno, wala hong namimili. Meron ay pupunta na ba sila sa labas, mamimili man na sila at gate price? Dapat ganun ang mga tanong. Hindi yung ano masasabi ho ninyo, sarap sampalin pagka ganun. Ang bobo, no? Ngayon, pag inasahin ka naman, briefing with respect to telco, hindi nag-aaral eh. Kaya noon, bago ka ma-assign sa Malacanang, kinakailangan bihasa ka sa lahat. Kasi yan ang sukdulan eh. You have to be abreast with foreign policies, foreign diplomacy, defense and security. Meron nga ako reporter, hindi ko na lang papangalanan eh. Meron ako inutusan ko noon. Hanggang ngayon, nandiyan pa siya, nakikita ko pa sa television. Sabi niya ganoon, may ganay, kasi radyo pa nung araw eh. Report siya. Control, ganito, sinabi niya yung call sign niya. Sabi ng control, buhay pa si Bert Verbon noon sa ABS-CBN. Go ahead, sabi ng control. 2-0 mo. Sabi niya, dito na ako sir sa, yes, may Green Hills. Palaging nagkakaroon ng press conference noong panahon ni Cory. Sabi niya, nandito na ako, sir. Ano gagawin ko? Sabi ko, bigla akong sabi ko, control, make a nine. Sabi niya, go ahead, sir. Sabi mo, sa hayop na yan, umuwi na rito. Suspended siya ng 15 days. Pupunta siya rin, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Gago siya.
ganun kami nung araw. Pag inutusan ka, kailangan ready ka. Ano ba yung pupuntahan mo? Oh, tapos meron pang isang reporter. Sir, nandito na ako. Ano yung tatanong ko? O, gago, di umuwi ka rito. You're fired. Hindi po pwede yung ganoon, yung katamaran. Yan ang nangyayari ngayon sa mga bagong tubong reporter. Hindi naghahanda. Ha? Tapos gusto na spoon-fed. Nahanap ng press release. Kahit mga cameraman, nung araw, panahon nila, panahon ni, anong pangalan ito, yung Mr. Alcantara, isa pinakamagaling na videographer nung araw. Nung pinasok ng ano, ng mga rebelde ang GMA, ano tawag nito, reporter pa ako noon, di nakyat kong bakod, no? Pati cameraman, nakyat. Ganun. Kaya kailangan handa ka physically, handa ka mentally, emotionally, lahat. Hindi po pwede yung, anong tawag nito, papetik-petik na, para ka pinagbili lang na suka, pagkatapos nadaan ka sa Malacanang, reporter ka na. Eh di ba kayo saksi, ilang beses na napahiya yan si Rañada at saka yan si Murong. Magtatanong, sinabi ng presidente, babalikan pa. Tapos napaka-impertinente, yung sinasabi ng Rapid Tima, there is no such thing as stupid reporter, only stupid answers, stupid questions. You're wrong. There are so many stupid reporters asking stupid questions. Naturally, because they're stupid, they get stupid answers. Yun. Ewan ko, bakit sila? Takot kayo? What has happened to you? Eh siguro nga, dahil hindi kayo dapat nandyan eh. Kaya noon, ang ginagawa, pagka mahina ang klase ang reporter, usually yung MRO, panahon na Rita Gaddi, isa pang vlogger, sipin mo, kumakredit si Rita, nandun doon, 20 years na siya MRO, Media Relations Officer, tapos dating anchor ng MBS 4, tapos iupo mo, itatabi mo si Pia Rañada, baka kurutin siya si ingit ni Rita. Noon talaga, it is a privilege. Kumbaga, nag-masteral, nag-doctorate degree ka na as a reporter bago ka madistino dyan sa Malacanang. Look at the former Malacanang reporters. They are all big people now. Isa, ang isa ambassador na ngayon. Taga Bureau of Broadcast noon. At dahil sa ubod ng galing, hindi naggagawa ng press briefing si Marcos, yung Yumaong Marcos, nang wala siya. Tapos nag-aaral pa siya ng law noon sa UP. Sa tuwa ng presidente noon, pinahatid pa ng helicopter. Yung reporter na yan ng Bureau of Broadcast noon. Ganun. At saka noong araw, mataon ka, news director mo, sila Hernandez. Tapos kasama mo si ang news director mo si ano pangalan nito, yung dating naging defense secretary, naging senador. Si Orly Mercado. Ay. Pag yan naging ano, basura iaabot ng ano mo, ng script mo. Na mispronounce mo nung araw, panahon nila attorney diyan sa Manila Broadcasting, may deduction ka sa sweldo. Mispronounce mo lang yun, ha? From lighting to lightning, patay ka. Tapos, nagkamali ka ng pronunciation sa Tagalog, nagre-report ka, buhay pa si Ticha Deli, sinabi mo, at narito magiging taya ng panahon, kakalabiting ka naman, ay, sonsa, magkano tinaya mo? Pronunciation lang yun, ha? Magkaiba yung taya sa taya ng panahon. Yun ang kalidad. Ngayon, kung na-insecure yung mga lintik na mga mainstream media at gusto yung manatili kis mainstream media, get out of the social media. Nakiki-social media nga kayo dahil wala nang nanonood sa inyo. Wala nang nasumusubaybay. Because that is now the thing. Wala na. Ang tao ngayon, hawak niya Android niya, anywhere, kaya niya manood ng news. That's why halos lahat ng tao, ang nanonood ngayon dyan sa mga major networks, ano pinapanood nila? Mga drama, mga entertainment. Kasi yun na lang ang ano eh.
Because kasalanan nyo rin. Ha? Dala-dala nyo yung bias ninyo. Nakikita nga, may pa-ismit-ismit pa kayo. Oh. Nabubuisit ang tao sa inyo. Tapos maglalagay kayo ng reporter sa Malacanang na 0.5 ang IQ. Ang pinapanood for na, ah, patay-tayar yan. Di ba? Oh. Kaya, yung sinasabi yung mas marunong pa kayo kaya to retrix kung sino i-accredit nila. These people are not dumb. These are intelligent people. Alam nila napapanoon. Kasi kung ako man, ako press-secretary, no? Talaga i-accredit ko yung vloggers. Bakit? Because ang gusto ko makarating yung mensahe ng gobyerno sa mga mamamayan. Sino ba sinusubaybayan ng mamamayan? It's no longer the mainstream media. The alternative media, Net25, UNTV, SMNI, and the vloggers. Yun. E di siyempre, yun ang unahin ko. Yun ang priority ko. Bakit? Dahil doon may paparating ng gobyerno ang mga importanteng impormasyon. Kasi, unang-una, walang twist. As is, where is. Kasi, pagdating sa mainstream media, yung soundbite mo, 7 seconds, 10 seconds. Tapos pipiliin pa nila, alo nyo, yung nagkamali ka, hindi mo pa napapaliwanag, yung paliwanag mo, hindi na nila ilalabas. Because they have other agenda. Sa blogging, sa bloggers, sa social media, sa new media, sa alternative media, sa mga independent media, na ilalabas lahat ang impormasyon. That is why I will not be surprised if anong tawag ito? Kaya nga ako eh, kinakadyawa ko nga si Teddy Boy. Ano ba nire-reklamo mo? Total, ikaw, mentalidad Amerikano ko eh. No. New York Times, Washington Post, lahat yan, New York Post. Everybody is into new media already. Huh? So why the big fuss on the accreditation? Di ba? Bakit? Dahil na alam ninyo na pag sa new media na napunta, mamamatay na in natural death yung traditional media na sinira nila ang kanilang credibility, ang kanilang moral ascendancy and moral authority because of their biases in the previous days, no? Yung 6 years, especially nung panahon ng eleksyon. Nakakaindin tao eh. Mulat na ang tao, hindi nyo na maguguyo. Kung noong araw, pag nanood ka ng Channel 2, gospel truth, ngayon, alam na ng tao, bakit yun lang ang nakalabas? Organic yung new media. Tama si Esper Neto. Walang, kwan ba? O sa Bisaya pa, why cover? You get it as you see it, as you witness it. Di ba? Kukulapulan nila eh. Bawal ang, at saka sa new media, hindi na pwede yung salsal journalism. Ano yun? Maliit na bagay, sinasalsal. Para lumaki istorya. Ganyan, hindi na rin pwede. Noong araw nga eh, marami kami kalokohan sa mainstream media eh. Dumating yung reporter, wala na yung katawan ng nasaksak o nabaril. Higay yung cameraman o yung soundman. Tatabunan ng dyaryo. Kaya minsan, may nagre-reklamo, sir, hindi naman yung anak ko yung nireport niyo eh. Bakit? Hindi naman yung nagsusuot ng rubber shoes eh. Kasi ka, late yung reporter, hindi drawing yung istorya. Hindi po pwede yan sa new media, sa social media. Iiwanan ka ng followers mo. Kasi maraming choices eh. Ang daming choices ng tao pag sa new media. Subukan mong hindi magsabi ng totoo. Iiwanan ka. So yan ho mga kaibigan ang ating pangkalahatang ugnayan, laan sa opinyon. Let us to see. Makikita natin yan by June 30. Ang issue ng accreditation. In the meantime, kami po ay nagpapasalamat
sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagbibigay, pagtitiwala na amin po naman sinusuklihan ng aming pagpupunyagi. Maraming maraming salamat po. We'll see you tomorrow, same time at 3:30 in the afternoon. Dito po sa YouTube channel, Facebook page, Twitter ng J On Board Tapalan. Thank you!